What is the hardest choice? That you have made. So sa Tagalog, ano ba yung pinakamahirap na decision or choice na ating ginawa sa ating buhay? Siguro kung isa-isahin ko po kayo, aabot tayo ng kinabukasan. Kung magkakaroon tayo ng open forum dito, baka bawat isa sa atin hanggang bukas na sasalita pa. Kasi marami tayong kwento sa ating buhay. Maraming kwento na nag-lead dun sa choice na yun kung bakit natin pinili. Maraming circumstances. Maraming mga pangyayari na nag-lead sa choice na yun. So kung iisa-isahin ko po kayo, magkakaroon tayo ng open forum, baka kulang ang isang linggo. Baka kulang ang isang linggo. So, the choice of life. Sa ating buhay, binibigyan tayo ng choice ng ating Panginoon kung tayo isusunod sa Kanya o hindi. Kaya Kanya tayo tinatawag. Kapag ikaw'y tinawag, kapatid, meron kang choice na sumagot o hindi. Katulad na lamang yan, ano po, dahil modern day na tayo ngayon, meron na tayong messenger, kapag may nagme-message sa atin at hindi natin pinto sa atin, hindi natin sinisipin. Alam natin nag-message siya, okay. Hindi ka naman mahalaga, sige, save ka na lang. Hello? Meron tayong choice. We're being compounded with choices. Pag may tumatawag sa atin at alam natin manghihiram na naman, hindi natin sasagutin. May choice tayo eh. Pero hindi natin alam magbabayad na pala. No? The choice of life. The same thing, God is calling us every day. Meron tayong choice kung tayo isusunod sa Kanya o hindi. Kung tayo ay makikinig sa Kanya o hindi. Kung tayo ay tatawag din sa Kanya o hindi. But sa kontekso ng Ebanghelyo po ito na ating pinaginilayan, ang sabi nga na ating Panginoon, piliin ninyo na pumasok sa makikig na daan. So marami nga nagsasabi yan, ayoko na maging Kristiyano. Bakit? Puro na lang pahirap. Puro na lang ikaw magsasakrifisyo. Puro na lang ikaw umunawa. Puro na lang pagsunod sa kalooban ng Diyos na nahihirapan ako. Hindi ko na ba pwedeng gawin yung gusto ko? Kapatid, God has given us freedom. Amen. Tatandaan natin yan. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan para maging malaya tayong gawin at sundin ang mga bagay na makabubuti sa atin na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Yan po ang tatandaan natin ng ating kakalimutan. Gawin ang mga bagay na makabubuti sa atin na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Bakit? Kasi nilikha tayo ng Diyos para sa atin. So ibig sabihin, ang nagmamayari ng buhay natin, ang Diyos. Amen. Hindi mismo sa atin. Nakukuha pa ba natin? Amen. Nakukuha pa ba natin? Kasi maraming tao ang naiinis na rin sa kanilang sarili. Bilang Kristiyano, bawal akong magalit. Kapatid na rin. Yes. Pwede kang makaramdam ng galit. Yes. Tao ka eh. Hindi ka robot. Amen. Kapag sinasaktan ka, makakaramdam ka ng pain. Magagalit ka talaga. Pero meron kang choice. Kung out of that anger na yung nararamdaman, ay magwawala ka o ipagpapa sa Diyos. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. So, gano'n po ba kahirap pumasok sa narrow gate? So siguro sabihin natin na yung narrow gate ay 5 inches lang ang dadaan. So kung malaki kang tao, hindi ka makakagusin. Amen po ba? Amen po ba? So hindi naman po sa literal, ano? This is just for analogy. For analogy, sabihin natin 5 inches lang. Yung pagitan sa dalawang padaan, kailangan doon ka makadaan. So kung malaking tao pa, hindi ka talaga agad makakapasok. Kailangan mong magbawas. Hello? Kailangan mong magbawas. In short, kailangan mong gumawa ng effort at ng sacrifice. Aalisin mo yung mga bagay na nakakapagpalaki sa iyong katawan. Aalisin mo ang carbs. Aalisin mo ang cholesterol. Mag-healthy living ka. Iwasan mo yung mga matatamis. You have to make sacrifices para makapasok dun sa maliit na pinto na yun. That is the same thing that is happening sa ating buhay pag-inipag at pananampalataya sa Diyos. Kapatid, sa ating spiritual na buhay, marami tayong kailangan gawin at sundin na ayon sa kalooban ng Diyos na kung minsan, mahirap. Kasi kailangan natin mag-sacrifice. We have to sacrifice our pride. Hello? Amen. Hello? Amen. Tanungin mo yung katabi mo, ma-pride ka ba? Ma-pride ka ba? Ano kaya ang sagot niya? Minsan. Ma-pride ka, fried chicken. Minsan. Mahilig sa fried chicken. So, in order for us to go through the narrow gate or the narrow door, we have to make sacrifices. So, ito po yung sinabi, ano? Sa verse 13 at sa verse 14, pumasok kayo sa mahipon na pintuan. Sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ito ang dinaraanan ng marami. Bakit? Kasi ito yung ayaw natin.
ang nagsasacrifice tayo. Ayaw natin nahihirapan tayo. Ang gusto natin, tayo ang nasusunod. Hello? Hello? Amen. Isipan po ba kayo? Amen. Yan. So sa verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitig ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyo. Makipot ang daang papunta sa buhay. So with your brothers and sisters, we have a choice now. Binibigyan tayo ng choice ng ating pong Panginoon kung saan tayo pintuan papasok at kung ano yung pipiliin natin daraanan. Doon ba sa maluwag at sa malapad na papunta sa kapahamakan? O doon sa makipot na daan na, na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan? Makipot. Tanongin mo yung katabi mo, ano ngayon? Ang pipiliin mo. Ang pipiliin mo. Ano ba yung sagot niyo? Yung makipot. Ano po, nakakalimutan. Gusto natin makipot kasi alam natin, that is the way to live. Yan yung daan pumunta sa buhay. Sa buhay na walang hanggan na ibibigay ni Kristo. Pero yung process sa paglalakad dun sa makipot na pintuan, yan tayo magkakaroon ng challenge. Amen po ba? So, to choose the narrow door or hard way, mahirap na daan na pinto, and then to choose the wide door or easy way. So sa mga hindi po, no, sa kanilang lugar, sa kanilang bayan, kapag isasara na, ano po, yung malaking door, ayan, yung malaking gate na yan, malaking tarangkahan na yan. So, yan, dyan po din dumadaan yung mga merchants, yung mga mangangalakal, yung mga dala silang cargo, ano po, cargo sa panahon natin ngayon. Pero noon, kabayo, no, kamelyo kanilang gamit para hilahin yung mga malalaking mga pangangalakal nila. So, kapag daytime, pwede kang dumaan dyan. Pwede kang dumaan dyan. Yun nga lang, very risky. Bakit daw? Kasi kapag yung bulto-bulto na yun, ano, ay biglang nasira, na matabunan ka, mamamatay ka. No, napakaraming kanakalila kinakalakal. And then, sa maliit na pinto, dyan dumadaan yung mga tao. Kapag midnight na, kapag gabi na, isasarang yung tarangkahan na yan, dito ka lang makakadaan sa maliit na pinto. Ayan. At kapag meron kang masyadong maraming dala na hindi mo nadala ng daytime, hindi mapayagan yun. Bakit? Kasi hindi magkakasya dyan sa maliit na pinto. Ito po yung tinutukoy ng ating pong Panginoon. Yung mga bagay na nagiging burden sa atin na dala-dala natin. Ito yung alisin natin para makapasok tayo sa maskin makipot na pinto. Ano po ba ito mga burden statement? Yung mga bagay na humahadlang sa atin patungo sa kalooban ng Diyos. Na maging ganang tayo mabuting Kristiyano. Ano po ito mga burden na ito? Una yung ating mga vision. Pangalawa, yung ating pag-uugali na hindi natin nababago. Matagal na tayo sa simbahan kapatid, pero hanggang ngayon masungit ka pa rin. Matagal na tayo sa simbahan kapatid, pero hanggang ngayon painitin pa rin ang ulo natin. Bakit ganun? Ano yung problema? Meron tayo hindi mabitawan sa ating mga sarili. Kaya nga, ang daan na makipot, mahirap daanan kasi marami kang sacrifices na kailangan gawin. Tanungin mo yung katabi mo, willing ka ba? Willing ka ba? Mag-sacrifice. Ano po kayang sagot niya? Kaya nga po yung payment natin. Ayan. Ito nga kasi maayaw natin. So isipin na lang po natin ano po, the way to life is for you to live healthy. The way to life is for you to live healthy. Para sumama ang iyong buhay, kailangan mabuhay ka ng healthy living. Yan. Kapag masyado ka nang lumalaki, nahihirapan ka ng humina. Kapag masyado ka nang bumibigat, nahihirapan ka ng bumilos. Hello? Kaunting lahat, 10 steps lang, hihingalin ka na. Hello? Nakakasunod po ba tayo? So, in order for us to live a healthy life, we need to make sacrifices. O, bawasan yung pagkain ng masyadong makukolesterol, ha? Yung mga barbecue, wag muna, ha? Gulay muna tayo, ha? Yun, healthy living. O yung dati na, day off ko, sige, hihilata lang ako maghapon. So yung pag day off mo, susubukan mo at sisinabi mo na makapag-exercise ka. Kasi gusto mo, kumaba ang iyo. Parang ganun, nang sa ganun, magkasya ka sa makipot na bintang. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po ba tayo? Amen. Nakukuha po ba natin yung analogy? Amen. Natin kung buhay spiritual kapatid, marami tayong sacrifices na gagawin para makapasok sa makipot na pinto. So ito po yung difference between the narrow gate and the wide gate. Ano po? The difference between thoughtful and thoughtless way. Yung narrow gate, kailangan mong mag-isip. Kailangan mong pag-isipan yung mga ginagawa mo. Kailangan mo sarili ng sarili mo sa mga ginagawa mo kung ito ba'y dapat para sa Panginoon.
Ito yung thoughtful. Nagiging thoughtful ka, pinag-iisipan mo yung ginagawa mo. Yung mga thoughtless way naman, sige lang, kilos ka lang ng kilos, bara-bara. Tamaan ng tamaan. Masaktan ng masaktan. And lastly, ano po, the difference between discipline and undisciplined way. Ito po yung kaibahan ng narrow gate sa wide gate. Ang narrow door sa wide door. Ang narrow door, ito yung daan na may disiplina. Idisiplinahin ka, kapatid. Idisiplinahin tayo. Yung wide door, kahayaan ka lang. Kukonsenting ka ka. Hindi ka itatasa. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Amen. Mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo pinapadaan ng Diyos sa makipot na daan at pinapipili ng Panginoon yung hard way para tayo po ay mabuhay na may kabanalan at matutong disiplinahin ang ating sarili. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ito nga po yung isa sa nagiging bunga ng Holy Spirit sa ating buhay. Natututo tayo ng self-control. Natututo tayo mag-control sa ating mga sarili. Kapatid, kung mahal mo ang iyong buhay, kung mahal mo ang sarili mo, gawin mo ang tama. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Pahalagahan mo ang sarili mo. Ingatan mo rin ang sarili mo. At hindi lang yan. Gumawa ka ng bagay na makakatulong sa iyong kapwa. Maging mabuti kang nilalang. Amen po ba? Harapin mo katabi mo. Nawa. Nawa. Maging mabuti tayo. Maging mabuti tayo. Na mga anak ng Diyos. Diyos. Hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Ng ating buhay. Amen po ba? Palakpakan natin si Yahweh ang sabay. Tayo. So, ito nga po yung topic natin, ano? A command and a choice. Sa gabi pong ito, meron tayong choice. Kung tayo ay lubos at ganap na mag-aaray ng ating sarili sa Panginoon o hindi. Meron tayong choice yung sa ating pagsamba sa Kanya, gagawin lang natin ito dahil parang requirement lang sa gawain or sasamantalahin natin yung pagkakataon para sa pagsamba natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Amen. Kapatid, as we worship the Lord, ang layunin ng ating pong-worship, mapalapit sa Panginoon. Amen. Na tayo ay katagpuin ng Panginoon. Na ang presensya ng Banal na Espiritu bumaba sa atin at maramdaman natin ang Kanyang pag-uwan. As we worship the Lord, hindi lang basta pag-awit ito sa Kanya, hindi lang pag-iyak dahil meron tayong mga problema, hindi lang ito basta pagtawag sa Kanya o paghingi sa Kanya dahil meron tayong mga kailangan. Kundi, as we worship the Lord, we are offering ourselves para i-meld the Lord kung ano man yung hindi tama sa atin. Kasi hindi tayo makakasamba ng tama kung hindi tayo nilinisin at aayusin ng Diyos. Amen po ba? Kasi sa gabi po ito, no, piliin po natin na maranasan muli ang presensya ng Panginoon. Piliin natin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sabi nga sa awitin po, ano? Dalangin ko'y makita ka.